Yo! Masayang araw mga ka-team kawayan. Today is today vlog is ipapakita ko sa inyo ang buhay ng isang tricycle driver. Yan. Dahil nga po sa mga hindi nakakaalam, ang inyong lingkod si Team Kawayan ay isa hong tricycle driver. Yan. Bali ito ho ang aming terminal. Ayan mga ka-team kawayan, yan ho ang aming terminal. Kaya nga lang kahapon, 'di ba, bumagyo. Yan. Nasira po yung aming tent. May tent kami diyan eh. Nasira yung tent. Nilipat, nasira ng bagyo at the same time ay nawarak yung TV. Na kung saan yung TV ay aming libangan pagka matumal ang pasada at wala pang pasahero. Yan. Bali ito po yung ayan nga po yung mga bakal. Ayan yung mga bakal namin na tent na may tulda na nasira ng bagyong Ulysses. Ayan. Tapos ito yung frame ng aming TV. Ayan. Ito yung pinaka frame ng aming TV. So ngayon, mamaya hindi kasi ho kagaya ho niyan mga ka-team kawayan, kahit umuulan, kahit mainit ang panahon ay mayroon kaming nasisilungan dyan dahil mayroon kaming tent. So ngayon, dahil nasira nga yung tent, ay tsaga-tsaga na naman kami sa kahit na umulan at matirik ang araw. At bukod doon ay kagandahan sana ng may tent, ay yung mga pasahero namin ay may nasisilungan, lalo na pagka umuulan. Yan. So ngayong araw mga ka-team kawayan ay ito nga, maaliwalas na ang panahon. Sana ay kumita tayo ng maganda-ganda ngayon. Wala pa akong buhay naman no, dahil nga sa kakapila ko lang. Yan. Sa 2, 3, 4. Ayan mga ka-team kawayan, pang-apat ho ako sa pila namin. Ang pagiging buhay tricycle driver ay tiyagaan din lang at antay-antay ng pasahero kung anong oras na mayroong sasakay. Minsan 20 minutes, 5 minutes, minsan kalahating oras bago may sumakay. Ayan. Ayan po. Ayan mga ka-team kawayan, mukhang may kasamahan ako rito na malaki-laki na ang kita. Alas 5 pa yata, pumila na to eh. Kumbaga, may pangulam na to at may pambigas. Ayan po si Tolitz, isang taga-Samar. Ayan. Ano, nakarami na? Wala pa eh. Wala pa rin. Anong oras ka pumila? Alas 6. Alas 6? Mga kadalawang biyahe na. Isa pa lang. Alas 6, isa pa lang. Anong oras na ba? Alas 7 na, ino? 20. Naka-20 ka na. Ayan, isang oras, naka-20 na siya. Ayan mga ka-team kawayan, at ako'y magtutulak na ng tricycle. At, ayun, may sakay na ako! Ayan mga ka-team kawayan, may sakay na ako. Saan kayo ma'am? Oh, taga Block 7. Ayan, bumaba na si ma'am. Ayan, kumita na tayo ng 20. Go, go, go! Go, go! Pila uli. Balik sa pila. Yan. Back to pila. Balik naman sa pila. Pang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, mga ka-team ko ayun, pang-anim ako. Okay naman, mayroon na tayong 20. May puhunan na. Ayan ang aking mga kasamahan dito. Kahapon, maganda yung makita nila kasi may bagyo. Masakay ba ka, Binoy? Maraming sakay. Masakay? Oo. Magkano kita mo kahapon? Sa 300 ako. Ayan, naka 300 siya kahapon. Ikaw pa rin, Junel, masakay ba kahapon? Wala eh, nakatulog ako eh. Ah, hindi ka na masada? Hindi. Ay, tumabi ka eh. Oo, malamig eh. Malamig kasi. Yan, ayun, natanong ko na yun kung magkano kita niya kahapon eh. 1.5 daw siya. Ayun mga ka-team kawayan, ganun lang ang buhay dito sa amin mga tricycle driver. Pagka walang pasahero, yan, ganyan lang po. Nag-antay-antay lang kami, nagkakuya-kuya-kuy. Yan. Minsan nagkikwentuhan kami ng kanya-kanyang buhay at karanasan. Yan. Shoutout nga pala sa lahat ng tricycle driver dito sa buong Pilipinas. Yan. God bless everyone. Baka may pinsan kang tricycle driver.
nasa Bicol, binabati ko muna. Pinsan ko sa Bicol, si driver, Makakay. Makakay, hindi ba babaero yun? Hindi, ano yun? Lalakiro. Yan mga katim kawayan, abang-abang lang tayo at antayin natin yung pangalawang sakay ko. Yan. Nining. Nining. Ano gusto mo? Angkas na lang ako, tagahawak. Sige na lang, tagahawak. Sigaw. Papayaro na namin yung gusto mo tagahawak. Yan. Agay si Pila kung hahawakan o itatali. Ayun pala sa loob, pala mas madali. Yan. Ayun o. Pagtarik mo si para mahawakan ni Boss. Yan, ganyan ang sistema dito sa aming terminal, mga katim kawayan. Yan. Yan. Oh, wala kang hirap-hirap, di ba? Wala kang hirap-hirap, lang sa tropa na eh. Sa tropa nga mag-benchies toda. Yahoo! Yan! Pangalawa na ako, mga katim kawayan. Yan. Pangalawa na sa aking pila. Yan. Yan. Yan, kausapin natin yung siya yung sinakyan ko sa kanya yung sasakyan na yung pumunta ako ng Batangas. Yan, sa Nasugbu, Bukana. Yan. Siya yun. Ayan, pagka mayroon kayong mga kailangan nyo ng 4 wheels, mga ilan ba kasi doon, ilang tao? 8. Kasi ang 8 person doon na mag-comment lang po kayo diyan sa baba at pag nabasa ko ay i-refer ko kayo sa kanya. Yan, sa mga taga Marilao lang po, mga katim kawayan. Yan, baka kasi mamaya taga Tarlac ang magpapasundo. Pwede naman. Pwede naman 'yon. Pwede 'yon. Ay layo. Wala problema. Pag-usapan na lang. Papasundo sa Tarlac, tapos magpapatid sa Tarlac. Pwede. Pwede rin yun? Pwede. Huwag lang tawid dagat. Huwag lang tawid dagat. Aray. Mahirap pag tawid dagat. Yan, mga katim kawayan. Malamang nakita nyo siya doon. Noong pagdating ko sa Batangas. Yan. Yan mga katim kawayan, bali bungad na. Yan, nakabungad na ako. Tawag dito, pupuruan natin kung anong biyahe ang mapupunta. Pagka palabas kasi, medyo maganda-ganda ang bayad. Kaysa kung sa paloob, 20. Yan. Yun lang ang pag-asa pagka yung palabas. Maka kumbaga kumita ka ng medyo malaki-laki ng konti. Yan. Sino kaya ang mapalad na sasakay? Libre pa naman. Ayan mga katim kawayan, na total namamasada na rin naman ako ngayon na ikikwento ko na yung paano ako nagkaroon ng tricycle. Yan. Noong kasi nung mag-resign ako sa isang network sa GMA7, nakakuha ako ng separation, hindi naman kalakihan. Tapos yun ang pinang down ko dito sa motor. Tapos yung iba ay pinang down ko sa pampagawa ng sidecar. Kulang yung pambayad ko ng sidecar. Isang pinsan ko yung nagpautang sa akin ng pangdagdag ng pambayad ng sidecar. Yan. Ayun po, kaya po ako nagkaroon ng sidecar and tricycle. Tapos bumili ho ako noon ng linya dito sa amin para may prangkisa. Hindi po tayo kulurom sa pamamasada. Ayan. Ayan lang ang ating buhay. Shout out doon sa pinsang kong yun na nagpautang sa akin ng tricycle. Sabi ko nga, itong tricycle ang naging una kong kabuhayan nung talaga mag-resign na ako sa aking trabaho. Ayan, napupuwing ako. Ayan. Mga katim kawayan, mukhang wala pa yung sasakay. Mukhang naliligo pa lang yung sasakay. Mukhang nagpe-prepare pa lang yung sasakay.
Nandun pa sa kanila, naliligo pa, di pa nag-aalmusal. Siguro mga isang oras pa yun bago makarating dito. Oo nga eh. Yan mga ka-team kawayan, meron na tayong pangalawang kita. Ayun yung kumpare ko, nagtago pa. So yan, balik tayo ulit sa terminal. Yan, yan mga ka-team kawayan, bali nakakuha tayo ng pasahero sa daan. Then, sa loob lang naman ng aming tinitirahan dito sa may subdivision. Ayan, bali lang doon na yung pasahero, tumawid na. Ayan, nagkaroon na tayo ng tatlong sakay. Ayan, pila ulit. Ayan, bali, pang-anim ako sa pila. Ganun lang, antay-antay uli ng pasahero. Ganun lang ang buhay ng isang tricycle driver. Ayan. Yan, mga alas 10 a.m. na mga ka-team kawayan. At siya nga pala birthday nung aking pinsan dyan sa may Cavite, sa may Bacoor, si Ate Jenny Jennifer Talagtag Cortero Sungkog. Yan, happy happy birthday sa'yo Ate Jenny ng Bacoor. Yan, more birthday to come. At stay safe. At ang dami kong bulol. Ayan, at ngayon ay namamasada ako. At ayan, ingat, happy birthday muli. God bless. Ayan, no? Ayan, meron tayong kasamahan na pumila na rin. Siguro dahil marami na siyang service kanina, marami na siyang nahatid siguro. Ayan, siya si Lorencia. Ayan, isang inchik. Ayan, inchik na mayaman. Ano balita? Ito, tulad pa rin dati, pogi pa rin. At kung meron pang mas makapogi sa akin, papatayin ko. Payag ka ba? Ano lagay ng biyahe mo? Wala, ngayon pa lang ako kalabas. Ngayon ka lang nakalabas? Ilan taong ka na? Ba't ngayon ka lang nakalabas? Ngayon pala nakalabas to is, pero ilan taong ka na? Nasa 38 na ako eh. 38 na siya, ngayon lang siya nakalabas, mga ka-team kawayan. Ba't nasira yung isang 21 na tricycle? Baka nabasa sa baha? Nilusong mo sa baha? Edrain lang naman yung pare. Edrain lang yun, ang langis. Edrain lang yun. Pero yung pag-isang wala rin pang ganyan. Dapat kasi tinulak mo na lang para hindi pasukin yung tambutso. Sasapalan mo ng basahan tambutso, tapos huwag mong paandarin. Pero pag nakatawid ka, nasaka mong paandarin. Yun, the best yun. Ayun mga ka-team kawayan, makuwento ko lang. Kasi nung namamasukan pa ako sa network, sa GMA7, yung kahabaan ng Valenzuela na yan hanggang Marilao, hanggang SM, binabaha ho talaga yan, na experience ko yun. Katulad kahapon ay bahang-baha, maraming mga motor ang lumusong at nasiraan. Ngayon, ang pinakantiknik ko ho yun nun mga ka-team kawayan, kahit ilusong ko yung motor, sasapalan ko yung tambutso ng basahan na hindi siya pasukin ng tubig. Tapos, hindi ko siya paandarin, itutulak ko siya hanggang doon sa walang baha, hanggang saan na hindi naabot yung tambutso. Ngayon, saka ko siya papaandarin. Robin ho yun mga ka-team kawayan. Magtutulak ka nga lang, kasi mamatayan ka naman, napaandarin mo yung makina mo, ilulusong mo sa baha. Wala hong kasiguraduhan yun kasi papasukin ng tubig yung makina mo. Ayan, mga ka-team kawayan. Ayan, mga ka-team kawayan. Ilan ba kayo magkapatid? Siyam kayo magkakapatid. Siyam kayo nung nakatira pa kayo sa probinsya. Pero bakit sinabi mo na hiwa-hiwalay kayo nung lumaki kayo? Paano nangyari yun? Ito kasi yung history ng aking life na kasalukuyan nung nagkaroon ako ng pandemic. So wala akong gaano mapunta, no, kaibigan o kaya... Paano pandemic? Nagka-pandemic na ba doon? Nagkaroon ng pandemic. Sa probinsya?
Oo, nagkaroon na ng problema dun. Ay, pandemic ang ibig sabihin, nagkaroon ng gutom, tagutom. Ah, nagkaroon ho ng tagutom siguro sa kanilang probinsya at naranasan nila yun. Kaya kayo naghiwa-hiwalay. Kami mga kapatid, hiwalay-hiwalay kaming pinalaki ng aming magulang. Sa mga tiyahin kami, tiyahin-tiyuhin kami lumalaki. Ang hindi kami tulad ng mga ibang mga bata o isang magulang na binuo yung isang pamilya lumaki sa loob ng tahanan. Kami ay hindi eh, nagkakahiwalay kami. Siguro sa kapanahon na yun, dahil ang aming mga tiyahin, walang asawa, walang anak. So parang inaako kami nila eh, inaampo nila kami magkakapatid. Pag malaki na, so wala na rin, hindi na rin tumitira sa tiyahin eh. Kumbaga nagkanya-kanya na rin buwan. Katulad sa akin, yung bata ko, natin ako sa tiyahin ko, tumutulong ako lahat ng gawain. Tapos eh, yun nga, ang nagiging put pala nun ay hindi kami magkakapatid na kasanayan, na sama-sama, kundi hiwalay-hiwalay. Magkakalayo kayo ng loob? Magkakalayo kami ng hiwalay-hiwalay na. Nagkakalayo pa kami ng loob. Eh, hindi pa namin alam na mayroon pala akong kapatid na ganito, na pagdating lang ng Maynila, pagdating sa probinsya, palibasa kasi malit pa ako, tapos pagdating ko, nakita ko ng kapatid ko pa pala yun. Ay, pangilan ka ba sa inyong magkakapatid? Pangilan ka? Siyam ako eh. Ikaw yung panganay o bunso? Pangwalo ako eh. O pangwalo siya? Sunod sa akin, bunso. Tapos, nung lumalaki ka sa inyong probinsya, ilan na lang kayong natira sa bahay nyo? Parang dalawa na lang, tatlo kami ganun. O tatlo na lang silang natira sa bahay nila, tapos yung... Nasatyahin sila. Ah, ganun na rin yun eh. Sa mga Maynila. Tiyahin sa Maynila, doon sila tumira. Ilang taon sila lumuwas doon? Ilang taon? So, hindi ko alam kasi, kumbaga bata pa ako eh. Sila malaki na. Kaya... Ah, nanirahan dito sa Maynila at nanrabahuhan. Ang ibig mong sabihin, hindi nga pinaampon mga ating kawain. Kasi kung pinaampon, dapat maliit pa or hindi pa malaki. Yan. Maliit pa lang ako sila, panay. Nasa Maynila na sila. Ay, hindi na kayo nagkasama-sama? Kami nagkasama-sama yung magkakapatid. Hanggang ngayon? Ilang taon na kayo hindi nagkasama-sama ang magkakapatid? Sa ngayon eh. Ay, hindi ngayon, bukas. Bukas wala ako kataling kapatid. Ayun, shout out natin si ma'am. Ayun. Ay ma'am. Ayun si ma'am, taga rito sa amin. Ayun. Saan ba natrabaho yun si ma'am? Nawala tuloy kami sa kwento dahil jowa lang na maganda eh. Saan ba natrabaho yun? Sterling. Ah, Sterling. Service yun naman. Alam mo, may nag-comment sa akin dito na ba't daw hindi ako mag-interview ng yung mga magaganda. Ay, wala akong matchimpuhan dito sa atin. Saka mayroon man, ano yung mga size sila sa camera? Mga size sa camera, hindi sila yung kagaya natin. Sa panahon niya, hindi natin makikita ngayon ang magaganda kasi nakamas sila. Ang makikita mo nilang mga mata. Yan. Tuloy natin yung kwento natin. Ilang taon na kayo hindi nagkakasama-sama ng mga kapatid mo? Simula nung galing pa kayong probinsya na magkakalayo, na nagkalayo kayo. Ang aking natatandaan, hindi kami nagkakasama-sama. Nagkakasama-sama lang kami tuwing may namatayan sa amin. Doon lang kami nakikita-kita lahat. Doon lang kami nagkakatagpo-tagpo. At doon lang kami nagkakausap-usap. Pero later on, pagkatapos ng nilibing, pang ilang araw, wala na. Alis na kami. Baga, kanya-kanya naman ang kan. Ang buhay. Bakit hindi kayo nag-uusap-usap maski sa Facebook? Maski sa Messenger, tawag o ano, ganun. Yun ang masakit. Nasabihin ko sa inyo, ang aking panganay, binan ako sa Facebook. Bakit? Hindi ko alam kung anong ang pinagmulan namin. Siguro, natatandaan ko, gimblock niya ako dahil sa mga panahon na wala ako, nanghiram ako sa kanya ng pera. So wala siya maibigay. Ginawa, gimblock niya ako. So, pwede niya naman sabihin sa akin, pasensya ka, wala akong maibigay sa'yo. Kasi sana hindi niya na lang ako gimblock, pati sa kausap ko man lang siya. Yun ang matakit eh. Wala na nga yung binigay sa'yo. Wala ka na receive na, pasensya na, wala maibigay. Bili na kapas ng cellphone. So parang pakiramdam mo, sobrang sama mo. Nakapatid. Nang hindi mo. Kung tutusin eh, maliit lang naman yun sa kanya kasi yung panahon ng mihirap ako sa kanya ng pera, ang barko siya, piman siya. Kaya ako namamasada. At mayroon lang sakit lang yung anak ko noon. Kaya kailangan ko lang makabili lang ako ng gamot noon. Eh wala akong mga panahon na yun, wala akong maibili ng gamot sa anak ko at madala sa hospital kasi nga kulang yung pera ko. Kaya naisipan ko sana sa kanya yung Facebook ko siya. Tapos kinausap ko yung saglit, tapos lakyan na ako.
Ayan mga katim, ayan mga katim kawayan na ito naman topic na ito ay napag-uusapan lang dahil sa anong tawag ito? Ito ay napag-uusapan lang, wala naman kaming sinasagasahan ng mga tao. Baka mamaya mapanood ng kanyang kapatid. Ito naman ay sariling opinion lang naman niya. Yan. At kung ano man yung kanilang problema ay wala na ho ako doon. Kaya nga lang, ito naman ay sinishare natin para magkaroon tayo ng kaunting experience. Magkaroon na experience at saisay. Yung yun na yun, nawawala lang. magkaroon ng ibang karanasan ang mga viewers ay makapulot sila sa ibang tao. Yan lang po ang aking nais. Hindi mo na ba pinangarap na isang araw ay mabuo kayo? Kayong magkakapatid. Sa akin sa pananaw ngayon, pangarap ako mabuo. Kaso sa kalagayan ko ngayon, hindi ko kaya silang kumbinsin mabuhin na sila lahat. Dahil una-una, hindi naman nila ako mapapansin eh. O papansinin eh. O kaya imbitahan ko sila. Dahil wala akong pera eh. Ganun ba yun? Pag wala kang pera, hindi ka papansin eh? Ganun. Ganun ang ugali ng aming nakupo. Samahan. Doon. Totoo yun. Sabihin ko man sa inyo ang katotohanan. May makarinig man sa aking mga mag-anak. Alam nila. At alam nila na ang buhay doon at ang isang pamilya doon, hindi ka papansinin, hindi ka makikilala kung wala kang pera. Hindi ibig sabihin na wala kang pera, hindi ka mayaman. Baka naman maglalabas ka na ng galit dito. Hindi ako naglalabas ng galit. Ito lang akin na i-share ko sa mga viewers, sa mga magkakapatid na nagkakalayo. Sana hindi sila maging katulad ko. At yung mga hinakikila sana ay hindi nila tawagin, itatanim. Kumbaga, ang kapatid ay kapatid pa rin. Sana magkakaroon sila ng knowledge doon na experience na ang kapatid mo ay kapatid mo pa rin. Ah, yan mga katim kawayan, o. Eh, ibig ko sabihin nun, huwag yung ipagkait ang isa't isa. Kasi minsan lang tayo magkakapatid sa mundo. Kapag yung sa kapatid na wala, ma-realize mo na kapatid mo ay kumanaw na. Mas maganda ngayon para sa akin na matapos ng pandemic natin, magkakaroon tayo ng bakuna, pwede tayong magkita magkakapatid o kayong magkakapatid para mag-meet yung kaysa't isa nyo at sana maging maayos kayo kung ano man may mga problema kayo. At ibig ko sabihin, mahirap kung mayaman, mas magandang at mas masaya na nakakausap mong mga kapatid mo, nakakatabi mo at nakukumusta mo siya. Ang pinakamalagay mo, kumusta siya. Huwag mo na siyang kumustahin kung siya ay nasa kabaho na. Mas mahirap, mas masakit. Mamimili kayo. Para sa akin, yun ang best na gawin niyo. Ayan mga katim kawayan, na ang pagkakaintindi ko sa kanyang sinabi, huwag iisang tabi ang isang kamag-anak, kaibigan, lalo na kapatid, kadugo, sa pamamagitan ng pera. Siguro yun ang aking pagkakaintindi, pasensya na. Huwag sana maging dahilan yung pera sa buhay ng tao para maging lumabo ang inyong relasyon, para iwasan ng isang pamilya. Kagaya ng sinabi niya, hindi ko naman siya tinuruan eh. Dahil ang sabi niya, pagka wala raw pera ang isang tao, ay nagiging isang basihan para hindi ka pansinin. Napakasakit to mga katim kawayan na makarinig ng ganyan. Dahil tayo mga Pilipino ay nilalang tayo ng Panginoon na pantay-pantay. Wala naman nung nilalang tayo dito sa mundo, wala naman mayaman, wala naman talagang ano. Nasa isang patag lang tayo. Kaya lang, kumbaga, pinalad lang ho. May mga tao lang na pinalad sa buhay, nagsikap at umunlad. Sana dun sa mga nakakarinig nito ay sana wag hong maging dahilan ang pera ng pagkakawatak-watak. Ayan lang po ang aking masasabi. Wala po akong sinasaktan na mga tao dyan o damdamin. Ang akin lang ay personal opinion. Tama muna kayo dyan. Mga nanonood, seryoso kayo eh. Ayan mga katim kawayan. To make story short, itong aking kaibigan ay dati ho siyang employee
ng department store sa SM. Maganda ho yung kanyang katungkulan doon at ang hawak niya ay yung mga branded na bag. At sa tumagal-tagal na panahon, siyempre ang tayong mga tao, ang isip natin ay nagbabago dahil mas nais natin na makasama ang ating pamilya kahit maliit lang ang ating kita. Dahil siyempre nga naman, minsan nauwi na lang yung kita mo sa pamasahe, pagkain, kaunti na lang natitira, sa sahod ka, pambayad na rin lang. Kaya ngayon, ang nakita ko sa kanya, pinursige niya na lang na mag-tricycle, at least kasama niya yung kanyang pamilya, maliit man ang kita, at least pag-uwi niya, maaalagaan niya agad yung kanyang pamilya. Kung may kinakailangan, tawag, andyan ka agad. Okay ba yun? Tama yun. Bakit nga pala talaga nag-resign ka? Iglan tinalong. Iksiyan mo lang, nanganganay ako sa'yo. Ang haba mong sumagot. Bakit nga pala nag-resign ka? Panahon na nag-resign ako. Ang katotohanan dyan sa aking kumpanya, Marinig Manila. Oh, ayun, maglalabas ka naman ng sama ng loob eh. Huwag mo nang idaman yung kumpanya mo. Nagkataon na ang aking maliit na anak ay walang nagbabantay. Walang nagbabantay? Ah, yung anak mo. Yung anak niya ay walang nag-aalaga. Walang nag-aalaga, walang nagbabantay. Nasisira ang aking performance. Absent ako lagi, late ako lagi, absent, awon. Hanggang dumating yung oras na hindi ka naman tumag na tayo, kundi ako'y napilitan na lang na hindi na pumasok. Dahil stress ako sa aking gagawin. Paano, babantay ng bata, paano babantay ako. At yun, dito na lang, hindi ko man ibig sabihin ang tao ay kung mag-tricycle na lang, mag-tricycle. Ito ay ang naging kasalukuyan ng hanap buhay ko na lang dahil din ako makakapasok. Ako'y namamasada na lang ng tricycle. Kumita man ako ng konti, okay na yun sa akin, masaya na rin ako. Hindi ko ibig sabihin na ang tao ay huwag ka na lang magtrabaho, huwag ka na lang mamatungan, huwag mag-tricycle na lang. Hindi. Mayroong bawat isang tao ang sisyon, mayroong dapat may isang tao na tinatawag ng fun. Step up sa buhay niya kung anong gusto niya. Kung saan siya mas masaya, okay na yun. Malaki man ang sahod, masaya ka rin, okay. Kung maliit ang sahod mo, okay ka doon. Ang importante doon, mahalaga, ay masaya ka sa mga ginagawa mo. Huwag ka lang gagawa ng kalimutan. At masaya na rin ako. At laking pasalamat ko dito sa taong ito nag-vlog sa akin dahil nakilala ko. Hindi ko akalain din ito ay isang pogi pala. Nako. Hindi, sabihin eh, meron ito siyang puso. May malaking puso. Aminin ko man sa hindi, itong tao na kilala ko, tumulong siya sa akin kung ako'y nahihirapan, kung ako'y nagtaghirap. Kahit kung paano sinulungan niya ako. At laking pasalamat ko siya at nakilala ko siya. Sana sa inyo mga viewers, huwag kayong manawang manis sa kanya at huwag kayong mahiyang, kung sakali may problema kayo, wag lang pera, advice, meron siya, matutulungan kayo niya. Tulad din sa akin, natulungan niya ako. Maraming bagay ang natulong niya sa akin. At hindi lang yung tulong, kundi para sa akin, inuuri ko na rin siya sa parang kapatid. Dahil wala akong kapatid, at malayo mga aking kapatid, di kami magkakasama, malayo kalugod na sa akin. Ito ang aking inuuri na kapatid, naging malapit sa akin. Kaya sana kayo ganun din. Grabe pa, pag maalaala mo na kaya sinasabi mo eh. Ay mga ka-team kawayan na. Sinaloha mo na ako. Ewan ko ba, ba't sinihingit niya yung pagkatao ko sa inyo? Hindi ko nga kinikwento, tingnan mo, lumuluha. Ay mga ka-team kawayan na, kaming dalawa na lang kasi nakakaalam noon na hindi na naman lang namin sabihin. Hindi naman siya kasalanan. Kumbaga sa hirap ng buhay. Kaya, yung mga binanggit na yun ay niya ay totoo talaga yun, yung mga sinabi niyang tulong, yun naman na hindi ko pagbuhat ng aking upuan. Dahil tayo ho yung tao na marunong makiramdam. At sabi ko nga, kung meron tayong kaunti na kaya lang natin i-share, bakit natin ipagdadamot? Hindi naman natin madadala sa langit yan kung sakasakali man. Ang lahat ng bagay na material ay maiiwan lang dito sa lupa. Pag tayo ay nawala na dito sa mundo, ang maiiwan na lang yung magandang alaala natin. Kaya siguro sa aminin ko sa inyo, yun lang gusto kong mangyari sa buhay ko, na sakaling mawawala tayo dito sa mundo ay may maiiwan tayong magandang alaala na maaaring ikwento nung anak niya sa anak ko na o sa magiging apo ko.
ayun si Noli, yung napaka ano yun, napaka yun, napaka okay nun. Ayun ho ang gusto kong mangyari, mga ating kawayan. May English yung tawag eh. Memories never end. It was never the end. First love! Ay, magka-copyright ako. Ayaw ko kumanta. May copyright nga pala. Ayan. Memories. Wala ka ng final words. Aking mga advice eh, sa mga taong naghahangad na. Eh, tumatawa-tawa si mama yan. Ay, hindi abot. Ayun, 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 ayun. Pante ka lang. Kaya tawag ko sana, kaya lang bakit may mga gano'n. Yung tao na to, nakakita lang ng maganda, nawawala lang. Yung pipicture niya, yung view niya, yung maganda ng babae na dumaan. Hindi pare, mayroon kasing viewers na iba ay kagaya nyon. May nag-comment na, ba't daw hindi ako mag-interview ng mga may itsura? Alam mo, kumukuha pa ako ng belo, mga ka-team ko. Baka hindi ko kasi kaya makipagkwentuhan doon sa, alam nyo na. O, yung final word mo. Words. Ang aking final words, sana ay... Ay, manlibre ka ngayon ng tanghalian. Pwede, lilibre ko kayo doon ang kanan. Quick. Mamaya. Wala na akong masabi eh. Eh, wala na raw siya masabi. Ano ba gagawin natin? 5, 4, 3, 2. O, may sabihin na daw siya. aking masasabi po, sana sa mga, sa panahon natin ngayon, ang ating hangad na lang, kundi ang magdasal, hindi ng lakas ng loob sa Panginoon. Doon na lang tayo humugot ng ating kalakasan, ang pananampalataya natin sa kanya. Ano ba ng reviewin mo? Mahalaga doon, inaalala mo ang Panginoon. Makatulong ka sa tao, saya na. Hindi ka makatulong, masaya pa rin. Yun ang aking manasabi. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. God bless you. Ayan mga ka-team kawayan, bali mag-alas 12 na. So nasakyan na tayo. Siguro mga kalahating oras bago nagkaroon ng pasahero. Yan, at ako iuwi na muna at kumita naman tayo ng mga 90 pesos simula alas 7 hanggang 12. Kumita tayo ng mga 90. Okay na yun, at least kahit pa paano nagkaroon tayo ng extra income. Yan. Maraming salamat ho mga ka-team kawayan sa panonood at pag-aabang lagi. Salamat din pala sa nanood ng premiere ko kagabi. Ayun mga ka-team kawayan, ngayon dito sa aming malabo. Dito sa aming lugar ay uminit na. Mainit na ang panahon. At salamat din doon sa mga nag-message na sana ay maging safe kami rito ng aking family. At nabasa ko po ang inyong mga comment. Ayun na, wag ho kayong mag-alala at okay naman po si Team Kawayan. Kayo po, mag-iingat din po kayo lagi. Bye-bye, God bless everyone. Oh, kung bago ka sa aking channel, alam mo na, subscribe na!